Chief. Chief, sandali lang. Mag-usap muna tayo. Sandali lang. Ano ba? Tinanong kita, Gabriel. Tinanong kita kung meron kang gustong sabihin sa akin, kung may tinatago ka sa akin, pero wala kang sinagot. Pinagmukha mo akong tanga sa harap ng pamilya mo. Chief. Fiancé mo ko, di ba? Ikakasal tayo, pero nagawa mo sa akin itago yung ganyang kalaking bagay. Eh kaya naman hindi talaga ako nire-respeto ng mga anak mo kasi ikaw hindi mo ako nire-respeto. Chief, makinig ka sa akin, ha? Hindi ko sinabi sa'yo kasi wala naman sigurado eh. Kami ni Sir Ferdinand, ang tagal na namin nililigawan si Mr. C. Pero ngayon lang siya umuho. Otherwise, wala naman ako enough funds para tumakbo eh. Hindi ako tutuloy. Chief, pasasya ka na. Alam ko marami kang iniisip. Ang trabaho pa sa CIDG tapos sumisingit pa yung kasal natin. Naisip mo man lang ba ako tanungin kung pahayag akong tumakbo ka? Kung gusto ko yung buhay na pinipili mo para sa ating dalawa, dahil buhay ko din yan, Gabriel, yung pagpasok mo sa politika. Pero hindi mo man lang ako naisip tanongin tungkol dyan. Alam mo, hindi eh. Ikaw tong kinasal na, kaya dapat alam mo to. Chief, sabali lang. Chief! Hanggang ngayon, di pa rin siya natututo na Dolores. Humawak ng mga libreng kaso bukod sa trabaho niyo sa sarili niyong law office attorney? Ako'y lagi handang tumulong sa nangangailangan sa justisya. Kaya umahawak ko ng mga pro bono cases. Kaya tinanggap ko... Ginawa na rin na yan sa amin noon. Kung ano yung ginawa niya sa amin, ginagawa niya ngayon kay Ronnie. Naku, nakita mo sana yung mukha ni Ronnie. Gulat na gulat. Hindi niya alam kung ano yung mga kaplanuhan ni Gabriel. Mabuti na lang, hindi mo na siya problema. Eh, mabuti sana kung ganun. Pero siyempre, kahit papano, damay pa rin kami kung ang desisyon niya talaga ay pumasok sa politika. Pero Nay Dolores, mas nag-aalala ko kay Grace at saka kay Ram. Kasi kahit papano, may epekto din ito sa kanila. Sana matigil ang gantong klase ng karasan. Salamat po. Maraming salamat. Thank you. Ate, parang ano problema kung tumakbo si Tatay bilang mayor? Eh, mas matino naman siya kaysa sa mga karabihan nasa pwesto ngayon. Alam mo, Ram, hindi naman yun yung issue ni Nanay eh. Mas issue ni Nanay yung hindi sa atin sinasabi ni Tatay. Tsaka maski kay Tita Ronnie, parang sinisekreto niya rin. Teka nga, campaign manager ka ba ni Tatay? Unang araw mo pa lang sa kanya at kung kampihan mo siya. Eh, nagulat nga rin ako eh. Ang dali niyang tinanggap yung balita ko. Kaya napauutuloy ako agad nung humingi siya ng tulong sa akin eh. Pero temporary lang naman yung trabaho mo, di ba? Well, isang kaso lang naman yung hinihingi nila. Alam niyo kasi, wag na lang kasi kayo pumunta sa Cebu. Kaya hindi ka namin tinatanong eh. Iwan nyo na lang si Vince dito. Siya lang naman may miss ko eh. Ate! Balong, nangangalahati na tayo sa pang-tuition mo. Pwede ka nang mag-exam. Ako, sana ma-perfect mo yun, ha? Kailangan, paghandaan mong mabuti yun. Para naman masulit lahat ng pagod ko. Balong! Uy, Balong! Nay. Maagang alis ko ngayon. Mas maaga na daw kasi ang bagsak ng isda. Mas maaga po ang tulog ko. Eh, alas 5 ko kasi na umaga. Kailangan ko magising. Ah, magre-review ka? Opo. Magre-review po ako. O siya, aalis na ako. Ingat, Nay. Glenda, sa susunod na tumanggap ka pa na aplikante na nahuhuli sa unang araw ng trabaho, ikaw ang sisisantiin ko. Huh?
baka wala kayo ng ganda sa umaga. Pasensya na ho, Mang Beautiful, ha. Eh, maaga naman po talaga ako nagising kaso may na-aksidente po kasi sa dinaanan ko. Asus! Excuse, hoy, hoy, hoy! Hindi mo ako mauto. Pabida-bida ka pa kahapon. Ngayon, palpa ka. Ha? Beautiful, pasensya na po. Hindi na po... Ikaw, umayos ka, ha? Ayusin mo ang trabaho mo. Akong napapahamak sa'yo, eh. Pasensya. Ken? Ma'am? Pala kayo, ma'am. Good morning po. Ate Grace! Ken! Anong ginagawa mo dito? Dito ka naman natatrabaho? Kahapon pa po, ate. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Di ba sabi ko sa'yo, tutulungan kita? Ate Grace naman, oh, parang wala akong bilib sa akin. Tingin niyo, gagamitin ko yung pangalan niyo para makapasok ako sa trabaho. Kayang-kaya ko po yan, Ate Grace. Talaga, masyado kang pabibo. Bali na makilala kita kay Nanay. Girl, nagkakagulo na rin sa conference room. Nagtatalo na si Rowena at si Dennis tukol ba sa fashion show natin bukas. Ken, pasensya ka na, ha? May fashion show kasi kaming pinaprepare para kay Nanay bukas. Pero huwag ka mag-alala. Marami pa tayong oras. Papakilala kita kay Nanay, ha? May kilala mo siya. Sorry. Hoy, ikaw. Halika na. Pakita tayo. Sa kaso, kung hindi nyo siya mahanap, balikan nyo yung kinakasama, huwag nyo tikilan. Sabihin nyo sa kanya, kakasuhan din natin siya kapag hindi siya nagsalita. Yes, ma'am. Sige na. Chief. Chief. Nag-breakfast ka na ba? Madala akong pagkain para sa'yo. Kagabi pa kita gusumpuntahan eh. Ayaw kong dito ka natutulog eh. Pero alam mo na gusto mong mag-isa. Chief, I'm sorry. Naghihintay na ang buong Dubai sa mga damit dito. Aba nako, maawa naman kayo sa mga bata doon. Wala nang maisuot. Walang uuwi hanggat hindi natatapos ang packaging dito. Naiintindihan ba ninyo? Kilos! Oh, ma'am. Bilisan ninyo! Kayo dyan, lalo ka na! Diyan kayo, Kilos! Tapusin niyo yan! Ayaw ba talaga ako tumakbo? Gabriel, alam kong matagal mo ng pangarap yan. At buong suporta ako sa'yo dyan kung paano mo ako sinusuportahan sa pangarap ko. Alam mo kung ano yung hindi ko nagustuhan? Itinago mo sa'kin. Chief. I'm sorry. Sorry talaga. Sorry. Sorry. Chief. Ito ang promise ko sa'yo. Kahit nagkakampanya na, wala pa rin mababago sa mga plano natin. Papakasal tayo. Yun ang pinaka-importante, di ba? Promise yan. Pinapangako mo ba talaga yan, Gabriel? Chief, kapag hindi natupad, ipakulong mo ako ni Miss Fontanina. Ha? Sa'yo? Oo. Kumain ka na. Sungit mong Ma'am Sally, no? Eh si Ma'am Marian ba masungit din? Bait yun, Brad. May-ari yun, pero nakipag-usap sa amin. Siguro kasi talagang tutok na siya sa patahian. Tsaka ano, tsaka wala rin kasing asawa. Ha? Huh? Sino ang tatay ni Ate Grace? Abogado yun. Tuwali na sila ni Ma'am Marian. Sabi, nagkahiwalay nung mawala yung anak. Yung kapatid na bunso ni Ma'am Grace? Ah, oo. Nabanggit nga yun sa akin ni Ate Grace. Nakakalungkot nga yun eh. Dinanahanap yung bata. Kahit nakulong pa yung may gawa. Yung Christian Vergara, yung nasa balita ngayon. Sabi nga nila, yan si Ma'am Marian hanggang ngayon hindi pa rin sumusuko eh. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin yung anak niya. Pati nga pagpapanata sa iba't ibang simbahan, pinapatulan eh. Pero sigurado ko patay na yung bata. Ilang taon na rin kasi. Mas malinis, mas mabango. Hindi, doon
Ano ba pinagpipilitan sa akin magbanyo sa Jackie? Eh, nandito naman ang bahay niya, oh. Sige na, Mare. Pasensya na. Nakuya sa batang to, oh. Ali, sige na. Sige na. Oh. Tumahimik ka na. Hindi ko na kaya to. Ano ba? Aray. Huwag mo na. Masakit. Balong! Balong! Balong, buksan mo yung pinto! Oy! Naliginti ka sa akin yung batang yun. Ken! Oy, kayo tatlo! Oh. Nasa si Ken! Wala ko kami alam dyan, Aling Jackie! Uy, ano mo na? Ikaw na bahala! Ken! Uy, kayo! Wala ko na bahala dyan! Bukas sa kalimutan na! Nasa si Ken! Aling Jackie! Oy! Jennifer, nasa si Ken. Aling... Nasaan? Aling Jackie, nasa Guadalupe po. May trabaho sa pagkuha ng damit. Sorry po. Hindi ba sinabi ko sa'yo dito ka lang? Sinabi ko, di ba? Nay, nay naman. Tinutulungan ko lang naman ho kayo para sa pang-tuition ko eh. Bakit? Ano ang akala mo sa akin? Hindi ko kayang ipunin yung mag-isa? Ganun ba kaliit ang tingin mo sa akin? Nay, hindi naman po sa ganun. Nay, sige na ho. Paluin nyo na ako. Mag-away na tayo dito. Para mawala na yung galit ninyo. Pero nay, dalawa naman natin pangarap yung makagraduate ako, di ba? Di ba dapat pareho tayo nagtatrabaho para doon? Bubuuin ko ang pang-tuition mo bukas. Pero ikaw, subukan mong bumalik sa patahian! At wala ka ng nanay na babalikan. Nay. Iha, hindi masasayang ang lahat ng dasal mo. Lahat ng nawala sa'yo, malapit nang bumalik. Magbabago na ang buhay mo. Halika na, Marian. Sandali lang, Nay. Ay, Dolores, sandali. Nay! Ano yung ibig niyo sabihin? Tungkol ba ito sa anak ko? Oo. Kung gusto mong malaman, magpahula ka na. Sabihin ko sa'yo lahat. Ay, naku. Hindi na ho. Hindi na ho kami interesado dyan. Halika na nga yan. Halika. Saan ang abogado mo? Dahil dyan? Si sentensya ang kanta rin. Next case! Labanos! Labs! Labs! Oh! Ika nga, tika! Uy! Nanaginip ka na naman ba? Di ko talaga maintindihan, Labs. Palagi na lang ganun. Nakaharap ako sa judge. Tapos parang trap na ako, hindi ko alam kung saan. Madilim yung lugar, parang maliit. Basta takot na takot ako. Bakit kaya ano? Sigurado ka ba hindi ka nakulong sa aparador ng bata ka? Labs, hindi nga, di ba? Tinanong ko na nga si nanay tungkol dun. Sabi niya, hindi naman eh. Tsaka yung judge, hindi ko talaga alam saan ang galing. Eh, ikaw naman kasi mo eh. Huwag ka naman magpaka-stress. Ano, nag-away na naman ba kanya yung Aling Jackie? Kaya ka ganyan? Labo ni nanay. Di ko alam bakit ayaw niya ako pagtrabahuhin dun sa patahian na yun. Ikaw naman, ayaw mo na yun.
talaga yung nag-aalala lang yun sa'yo. Bakit ako? Bawal din ba akong mag-alala para sa kanya? Labos ang ayos-ayos na ng trabaho ko dun sa patahiyan eh. Isipin mo, arawan yung sweldo. Di mas mabilis na namin mababayaran yung pang-tuition ko. Hindi niya na kailangan patay yung sarili niya nung magtrabaho siya. Alam mo, Labanos? Dami-dami kong pwedeng gawin para sa sarili ko. Lalo-lalo na para sa nanay ko, no? Kung di niya lang talaga ako pinagbabawalan. Okay, I'll check the venue. Okay. And I'll check the kids. Sige, okay. Sige, okay. Hoy! Okay na lahat, friend. Ano ba? Relax ka lang, ha? Sa nanay mo lang naman tayo magpe-present, eh. Yun na nga, eh. Sa nanay ko tayo magpe-present. Lalo ko nasistress, eh. So, tingin mo magugustuhan niya to? Sana nga, eh. Sabi mo, may issue pa dun sa tatay mo, di ba? Naku, friend. Baka mapagtripan tayo ng nanay mo, hindi kaya. Akala ko ba, kalma lang. Oo nga, sabi ko nga, eh. Wait lang, ha? Kaya kung nasistress naman ako sa iyo. Grace! Yeah. Jowo! Hoy, Moy! Ano sabi ng nani mo? Huwag ka nang umalis! Tigas ng ulo mo, ah! Kakaya naman kina Ate Grace, no? Ano yun? Bait-bait sa akin, tapos bigla na lang mawawala? Pupunta ako doon, magpapaalam ako ng maayos. Tapos tapos na, sundin ko na si nanay. Hindi na ako babalik doon. Sus! Sabihin mo lang, gusto mo na naman makita yung Grace na yon. Sabi mo? Wala. Sabi ko, bilisan mo na dyan. Mabubulabog na naman itong nabot. Tapos pagdalaman niya ng nanay mo, bilisan mo na. Sige na. Sige na. Okay. Ingat. Siomay, galing Binondo. Paborito mo ito, di ba? Ako, salamat. Kaya lang, pakiramdam ko hindi ko siya makakain ngayon sa sobrang kaba. Sorry. Ako ba, Grace? Kaya mo yan. Nakakabahan talaga ako, okay? Aba, 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 aba. Ha? Kailan pa dinideliver ang tela dito sa taas ang pagkakaalam ko doon sa baba? Misali naman, kayo talaga. Pinofocus fire nyo na naman ako eh. Ano? Focus fire? Ibig sabihin, pinagdidiskitahan. Hmm. Oh, ito oh. Ano to? Siomay. Misali, love mo na ako. Hmm. Pag-iisipan. Pag nawala siguro yung focus fire sa vocabulary mo. Hmm. Chris, alam ba kung ba't lagi may bintong dalayan? Bakit? Naglalaway sa'yo. Sagutin mo niya. At sorry! Eto yung mga unknown ang background. Doon yan sa pinakahuling orphanage na tinignan ko. I-check mo pa rin sila. Pero hindi isa sa kanila si Vince. Paano yung mga ibang lugar na natukoy na natin? Tulad doon ng advice nyo, binalikan ko ang mga ampuna sa mga lugar na may known connection kay Christian Vergara at sa pamilya niya. Pero wala akong mahanap na lead na maaaring makatulong sa atin. Paano yung mga ibang kalapit lugar? Yung mga barangay na may ibang bahay ampunan. At saka pwede mong balikan yung family Laguna dahil baka naandun pa rin naman si Vince. Baka may ibang pamilyang maalaga sa kanya. Ma'am, kung posible mang napunta nga siya sa ampunan o no, sa ibang taong anak ninyo, 17 years old na siya ngayon. O pwedeng inampun siya ng ibang tao or lumipat ng lugar. Lumalaki ng scope ng search natin masyado. Pero hindi pa rin ako titigil sa paghahanap. Malakas pa rin ang kutub ko na buhay si Vince. Kaya wala akong pakialam kung gaano kalaki ang pera ang kailangan ko pang ilabas. Hindi ako titigil sa paghahanap sa anak ko. Sige po. Gagawin ko lahat na makakaya ko. Ma'am. Hoy! Ikaw ha? Mr. Mambabola, binabayaran ka ba dito para tumunga nga lang?
Eh, ma'am, gusto ko sana kayong kausapin eh. Kasi... Pwede ba, ha? Tumulong ka muna sa pagbababa ng mga kahon. Andiyan na sa baba yung delivery truck. Naghahabol pa tayo sa oras sa pag-alis ng barko. Dadalhin pa ang mga damit sa Dubai. Ang dami-daming ginagawa dito. Tutunga-tunga nga ka dyan. Pero kasi ho, ma'am... Gusto mo kulutin kita sa singit, ha? Brenda, pwede ba? Habang tayan mo ito, hahabol lang ako sa kasi sa taas. Ang dami kong ginagawa. Sige, ma'am. Eddie, yung delivery, ha? Okay, asikaso, salamat, okay, ha? Ikaw, ayusin mo nga, ha? Alam mo naman yung paboritong-paborito kang pagalitan yan, eh. Sige na, pumasok ka na doon. Magtrabaho ka. Opo, sensya na. Paano mo nakuha ito? Well, may kilala po ako may access dun sa laptop nung practicumer na nanloko sa inyo. At may kaibigan din ako na marunong mag-hack ng computers. Yan, di na natin kailangang magmadali kung next week na yung hearing. And nakuha rin yung cellphone number nung ex-girlfriend nung frat leader. At sigurado po akong marami yung... This is really impressive, Rem. Alam mo, ang kailangan ko pala isang legal assistant na kasing tarantado mo. Kung hindi ka tutuloy ng Cebu, ba't hindi ka dito magtrabaho sa firm? Dito, Tay? Yeah. Are you sure? You can work here as a legal assistant. Habang nagpapatuloy ka sa pag-aaral mo, yun, eh kung ipagpapatuloy mo ang law school mo. Alam mo itong ginawa mo ito? It shows na talagang para sa law ka. Pero Tay, yung... Paano yung plano namin ni Clarice? Well, nasa yun. It's really up to you. If you decide to go to Cebu, wala akong problema dyan. But think about it. Okay? By the way, pupunta ko yung campaign manager ko mamaya, si Altea. Pupunta rin ang tita Ronnie mo doon. Sumama ka na. Para alam mo kung nagawa namin. And then, give us your thoughts and do not hesitate to contribute. Gamit mo yung napag-aralan mo sa Polsai 161. Hindi kung hindi ka bumagsak doon. Swerte mo, Tay. Siyempre, hindi. That's good. Sir. Baka pwede na po akong mag-out. Kailangan ko na po umuwi eh. Naku, hindi ka pwede umalis nang hindi nagpapaalam kay Sally. Magagalit yun. Mas mabuti pa, akitin mo siya sa taas, ha? At papirma mo na rin to. Kasi kailangan na ma-deliver to, ha? Sino, sir? 8 years ago, sinumula ni Nanay ang Little Hugs para sa bunsoy namin si Vince. Siguro naman ho, alam niyo yung nangyari sa kapatid namin. Ma'am. Eh, kailangan daw ko ng pirma niyo eh, para sa delivery. Ano ka ba naman? Bakit kayo pa? Ito lang ho. Para ho sa amin, mas lalo na kay Nanay. Napakasakit ho nun. Pero yung sakit na yon, ginamit ni Nanay bilang inspirasyon para magtayo ng kumpanyang ganito at gumawa ng mga damit na pambatang lalaki. Para sa bawat damit na gawin natin, mapaabot natin kay Vince yung yakap natin kung saan man siya ngayon. At ngayon, katapos ng 8 years, kasabay ng paglaki ni Vince, panahon na rin na tayo din lumaki. It's time for our company to grow and branch out. Ladies and gentlemen, we present to you the first ever collection of Little Hug's newest baby brother, Havalo.
so proud of you.